di ba, utang na loob. Tapusin na natin to. Bakit naman kasi kailangan ang dapat regaluhan ng dami-dami? Excuse me? Sino kaya sa ating dalawa ang santa muka lang inaanak na pag tumakbo ka sa pagkasenador, misto lang mananalo ka na dahil sila pa lang ang boboto sa'yo, go na sa pagka-landslide ng botohan. Ay. Nay! Georgina, busy ka ba, anak? Hello, Mami. Did I catch you at a bad time? I'm okay, Ma. I'm just here with my wife doing some Christmas shopping. I just wanted to ask you, what are we having for this year's Noche Buena para mabili ko na mga ingredients? Naniniguro lang kami ng tatay mo na dito kayo mag-Noche Buena. Oh, bakit? May problema ba? Hindi kayo dito mag-Noche Buena? O bakit? Nag-iinerte yung asawa o baka naman yung pena niya may kuliling. Ma, okay na. Ako nang bahala, ha? Ako nang mag-prepare ng Noche Buena, okay? Oh? Anak, first Christmas ito na hindi tayo magkakasama. Hindi tayo kumpleto dahil yung kapatid mo si Dennis, di ba? Nagpunta doon sa lola mo sa Dumaguete. Magtatagal siya doon. Sandali, sandali! Bakit ba hindi dito magpapasko yung mag-asawang yan? Oh, sige, nanay. Pakisabi nila kay tatay, cool lang siya, okay? Diyan na. Diyan kami mag-Noche Buena ng asawa ko, okay? Relax! Ayun naman pala eh. O, edi maganda, masaya. Oh, sige, nanay. Bye. Okay, bye-bye. Saan ko usap mo? Si Mami? Nag-aalambing. Doon daw tayo mag-Noche Buena sa kanya. Sis, huwag mo sabihin sa akin umuho ka. Please, huwag mo sabihin sa akin umuho ka. Bakit? May iba ba tayong plano? No problema po. Kaka-oo ko lang kailan nanay na doon tayo mag-Noche Buena ng dalawa eh. Hala. Para na si Mami. Para fair, daanin na sa Jack and Pot. Oh, kaya. May isa pang option. Aba, ay talaga naman pilip ako sa radar mo, ha? Para na ipang satellite dish na CNN. Okay, Miriam. Tapos ka na ba magpa-cute at magpaka-pawiti-witi dyan? Hindi na ba ako magsalita? Ah, sige, Ben. Pakinggan nga natin yung napaka-brilliant idea mo. Hindi yata uubra yun. Sasama ko si Mami sa bahay ng mga Castro for Noche Buena. I don't think so. Eh bakit hindi po pwede? Pwede namang mag-compromise yun. Eh di gawing Christmas, lunch, o di kaya dinner. Tapos yung family ng wife mo, yun naman sila ang sa house ng Mami mo, di ba? Alam mo, Myra, Maribel Murillo does not know the meaning of the word compromise. Hindi existent sa kanya. Hindi uubra yun. Hindi papayag ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang tatay ko na mag-spend ng Christmas sa kaharian ni Maribel Murillo. Naiintindihan mo ba ako? Ba't naman hindi mo pa nga kinakausap po tinatanong yung mga tao? Eh bilang anak, kilala ko ang mga magulang ko, lalong-lalo na yung si Damian Castro. Itutulog na lang niya ang kabuuan ng Pasko kaysa tsumika sa biyanan ko. Ganun yun. At naniwala ka sa akin, the feeling is mutual. George, may nag-aanap sa'yo. Importante lang daw. Sino na naman? Pasensya na, ate, kung nastorbo kita. Alam ko namang busy-busy ka, kaya lang... Pero okay na, tama na yung mga pasakali mo sa akin. Diretsuhin mo na ako. Ano ba talagang dahilan? Ba't mo ako binisita? Eh, kasi yung nanay ko... Yung nanay ko may bago na namang boyfriend. Ayun, taga Nueva Ecija eh. Kahit anong gawing pilit ko talaga eh. Hindi ko talaga siya makasundot eh. Tapos? Eh, naisip ng nanay na doon sa pamilya ng boyfriend niya mag-Christmas. Aalis sila sa 24, papuntang Nueva Ecija. Eh, ayoko naman sumama. Kung hindi ka sasama, alam ka naman magpasko ka makasi dito sa Maynila. Eh, yun na nga eh. May iwan akong mag-isa sa apartment. Eh, pagdating na Pasko, medyo... Yun mo naman, medyo malungkot yun, di ba? Oh, Jun. Hey, big brother! What you doing? Sino na naman pumipikot sa'yo at napatawag ka? Hey, I have a surprise for you. Somebody wants to talk to you. Tama na nga yung suspense mo na nga. Sino yan? Okay, are you sitting down? Sit down. You have to brace yourself kasi... Surprise talaga to. It's... Oh! Here. My boy! Daddy! Why don't you drop everything and join me and your brother, huh? Nasa Pilipinas ka ngayon? Teka muna, Dad. Paki-explain mo nga, ba't bigla kang nasa Pilipinas? What's the big deal?
may malaking family reunion ang family ni Ami sa Toronto. Toronto! Malamig dun! Ayoko manigas sa mga buto ko pag winter. So I decided, I want to spend it here. Christmas. O, ano sa mano? And it was okay with Ami na hindi ka sumama? Alam mo, gusto ko kay Ami. She's mature enough not to let her emotions get on the way of logic. Alam naman yung mamamatay ako sa ginaw dun. So, dito ako. Komportable ako dito. Besides, it's her family party, not mine. Oh, believe niyo talaga ako dyan kay Ami. Ibang-iba talaga siya kay... Kay ano? Di mo tinatapos ang sentence mo eh. Like your mother, ganon. Why do you think I want to marry her? Precisely because ibang-iba siya sa mami mo. But Dad, wait. Since nandito ka sa Manila, saan ka magka-Christmas? Alam naman you're gonna celebrate Christmas alone in your hotel room. I don't really mind. Okay lang sa akin yun. Ang importante sa akin ay makasama ko kayong mga anak ko. When you have time. When you have time. Sus, we can't leave Dad alone on Christmas, can we? Ngayon, gusto mo, kukup-kupin na natin, gano'n? Parang border na, dito na siya, gano'n. Sinabi ko mga ampunin? Sinabi ko bang kukup-kupin? Ang sabi ko lang, mag-spend lang siya ng Christmas dito. Eh, kung sabihin na lang kaya muna rin kay tatay. Sabihin? Mm. Ay, hello! Sige, sabihin mo, go! Hindi dapat si tatay ang tinatanong dyan, si nanay dapat. Dahil si Damian Castro, yan ang nagdala ng problema dito eh! Oh, really? Your father is back in town? He's spending Christmas here in the Philippines without that woman? Yes, Ma. That's what I said. At kaya lang naman ayaw niyang sumama doon kay Ami sa Toronto eh, dahil nga... Oo na! Sabi lang niya yon, ayaw niya ng snow. Right. Eh, bakit parang na-excite ka dyan, ma'am? Nagko-close open yung butas ng ilong mo. Kasi ngayon, lumabas na ang katotohanan. As the saying goes, the truth will prevail, the truth will set you free. At ano naman yung truth na yan, ma? The truth is, he's not happy with that woman. After all has been said and done, na-realize na na pinagpalit niya ako sa... Kaya mo yung tas! Na mukhang kabayo. Maganda ba yun, ha? Ang lalaki ng ipin, parang palakol! Mami... Actually, come to think of it, kamukha nito, nitong babaeng ito, ayan o, anak, patigilagin ang lalaki ng ipin mo! Ang ganda naman pala ng taste ng ex-cute, eh! Kaya pala kayo iniwan. Ganon, ha? Gusto mo bang itanim kita muli sa paso, ha? Ma. Relax. Okay? Relax ka lang. I simply wanted to know, ma, kung okay lang po ba na dito magpasko ang daddy. Are you serious? Huh? You expect me to actually entertain your father? Like, everything was fine with us? Ma, paskong-pasko, mag-isa yung tao. Hayaan ba natin yun? Problema ko yun? Problema ko kung nag-iisa siya? Problema ko kung pinagbalik niya ako sa babaeng tikbalang na yon, ha? Naku! Si ate naman! Ano bang ulam natin kanina? Ang palaya ba? Ang bitter mo! Iba ang bitter sa sensitive, ha? Magkaiba yon. At saka, sino ka ba? Ba't lagi mo akong binabara kanina ka pa singit ng singit sa usapan, eh? Gusto mo pa-deport kita doon sa bundok na pinanggalingan mo? Sige. Imagine mo, tatay. Siya lang. Ang kasama niya, sarili niya lang sa araw ng Pasko. Oo nga eh. Kasi naman, anong klaseng nanay yung iiwan ang anak mo para sumama ka sa jowa mo, magpapasko ka sa Nueva Ecija? Nakakaloka. Malay ko, iinakan mo yun. Hindi ko nga matandaan eh. Pinakita pa nga sa akin ni George yung litrato, pero hindi ko pa rin matandaan yung Judas na ana na yun na naanakan ko eh. Pwede ba mangyari yun, Tay? Siguro. Sobrang lakas ng tama ako nung gabi na yun. Pagkatapos, nag-blackout ako. Yun, napagsamantalahan. Naku, naman kay guwapo. Pinagsasamantalahan naman neto. So, ano ng desisyon mo? Pabubutayan ba natin dito yun o ano? Sa tingin mo ba, magagalit ang nanay mo? Kahit pa hindi ako sure dyan. Ang sure ako, na sure, hindi matutuwa yun. Oh.
May problema ba? Mukhang seryoso usapan ninyo, ah. Wala. Miss ko si tatay. Pwedwan lang. Well, sensitive issue nga yan. Pero anong sabi ng ate? Nako. According kay Carlota Castro, hindi raw magandang idea na papuntahin niya si George sa bahay. Hindi raw magandang idea na buksan namin ang pintuan ng aming maganda't napakasayang tahanan para kay Bagets. And what does that mean? Well, ang ibig niya sabihin, hindi naman doon namin masyadong kilala yung half-brother namin na yon. Baka raw mamihasa at mamaya kung ano-ano hingin ng bata. Paano niyo makikilala? Ini hindi niyo nga gustong makita. Alam mo, G, you better tell Charlie, no, na hindi kasalanan ni George Castro na nasa mundong ibabaw siya. At isa pa, walang pinagkaiba ang legal na anak sa... Okay. Tama na. Kukunin ko yung number ni ate, tawagan mo. Ikaw na magsabi. Excuse me! Mama. Are you busy, Cecil? Oh. Good afternoon po. Hi, good afternoon. May itatanong lang sana ako. Oh, you're wrapping gifts? Oho. Hindi nga ako masyadong marunong magbalot, eh. Halata nga, hindi pulido. Walang ka-art to art. Ano ba ito para naman itong supot ng pandesal sa panaderia? Eh, Emma, what can we do for you? Oh, okay. Back to my question. Sa tingin mo ba, sa ngayon, ang shirt size ng daddy mo, medium pa o large na? Why do you want to know his shirt size? Bakit? Bibilang mo ba siya ng regalo? Ba't naman hindi? Pasko, di ba? Christmas! That's the spirit of Christmas. Gift-giving. What's wrong? Ma, hindi naman yun yung pinupunto ko. Ang sinasabi ko... Alam ko na yung punto mo na yan. Ako, I have moved on. I have let bygones be bygones. I have forgiven your dad for all his sins. And he's actually paying for them. Anong paying for them? God is good! God is justice! That's what you call karma! Thank you, Lord. Medium or large? Guys, I don't really want to impose. Okay lang sa akin, it's perfectly alright kung meron na kayong plano for Christmas. I understand. Dad, sinabi ko naman sa'yo, doon ka na sa bahay mag-Noche Buena. Sa bahay natin. Bahay ni Maribel, hindi bahay natin. Yeah, but Mom said it's okay. Diba? Sinabi niya okay na, diba? Okay, let's put it this way, Dad. She didn't exactly jump for joy or clap her hands and burst out into songs, but... Well, she said okay. Ganto, Dad. I'll pick you up 7 in the evening on the 24th. Okay? You're gonna spend Christmas with us sa bahay. Okay? Sige na ako, sige. Okay na akong okay. I hope it turns out okay. Just stay away from sharp objects. You'll be fine. Eh, kaya nga po ganun, Nay. Kaya nga po sabi namin kay tatay, tatanungin po muna namin kayo. Nay. Tapos? Hoy! Ano ba? Eh ako na nga kung itong nagsasalita dito eh. Pakana mo naman to. Teka nga muna. Tumatala ka na kagad siya. Ano ba sinasabi mo pakana? Oh, di ba idea mo to? Ikaw nakaisip? Excuse me, hindi ko idea. Che! Ay, naku! Hey! Tumigil nga kayo, pwede? Lalong iinit ang ulo ko kung pati kayong dalawa magbabangayan. Eh bakit ba kayo nagtatanong bakit hindi yung magaling yung ama? Kasi nga ako afraid. Afraid? Pero hindi siya afraid. Ang kapal na mukha niya na mag-anak sa labas. Papasko naman, no? Tsaka kahit sa ang angulo mo tignan, kapatid niyo yun. Sige. Pray ka na, eh? Ano ba akala ninyo? Mukha ba akong kontrabida na mang-aapin ng taong walang kasalanan? Maliban dun sa pagiging produkto niya ng pagkahayok ng tatay ninyo? I love Miss Me. Love, Miss Me. Lolo, galit na naman sa'yo si Lola. Hindi. Sa
sa biglang salambing niyang lola mo luka-luka. Kaya kunwari galit. Sana naman mag-babe ang mami. Baka mag-dramatic moment na naman yung pagdating ni Dad mo sa din. Sis, ang dali nga muna. Hindi pa natin nasa-solve yung problema natin eh. Anong problema? Saan ba talaga tayo ng Noche Buena? Sa amin o sa inyo? Hindi ako pwedeng mawala dun sa Noche Buena ni Mami. Tandaan mo, narating si Daddy. Lalo naman ako, hindi ako po pwedeng mawala dun. Pagkatapos kong pilitin yung kapatid ko na pumayag, ako yung wala dun, papatayin ako nun. Paano na ngayon? Paano natin nakakatiin yung katawan natin? Ako! Ellen, ang sarap nitong buko salad na ginawa ko. Oo. You know, it's fine with me. Importante naman, magkakasama tayo. We're together Christmas Eve. Ngayon, kung may lakad kayo after that, you have someplace else to go, after that, it's fine with me. So, Mom, okay lang makipagkita ko sa girlfriend ko after the mass? Uh-huh. O kaya, doon naman kami ni George sa bahay ng parents sila mag-Noche Buena? Oo naman! Teka nga muna. Cecilio, Teresa Jr., ano ba tingin niyo sa akin? Do you think your mom is an insensitive, selfish, self-centered person who will not understand your very own needs? Of course not! Ma, paano kayo ni Daddy? Yeah, just a reminder, Dad is gonna spend Christmas Eve with us. So what's the problem? I mean, like, okay lang na iwanin namin kayo ni Cecil with Daddy alone? Yes! Bakit mag-asawa pa rin naman kami? Pinoprocess pa lang ang annulment ng kasal namin. Diba? Atay! Okay, lalagay ko na ba sarap tong ginawa nating salad? Yes, ligyan mo ng foil dyan. Ha? Okay, sige. Sandali okay, lang. Sementong ba nilagay niya dito? Hindi! No, ang hirap na rin ako niluto yan eh. Sige, tapos ihanda mo na ingredients ko sa Devil's Food Cake, ha? Doon lang ref. Kaya nga ba nakahandaan? Ay! Okay, that's good. Ano ba to? Magbe-bake ka ng Devil's Food Cake? Oo. Hindi ba yun ang favorite dessert ng daddy niyo? Okay. See ya! Huling beses nagluto ang nanay ko ng Devil's Food Cake na paborito ng tatay ko. Dose anyos pa lang ako noon. Oh, eh ano naman, kung after 18 years magluto siya uli ng Devil's Food Cake, kabigla-bigla ba yun? Wala naman ako nakikita mo sa pato niyo. Hindi mo ba gets, G? Imbestigador ka, di ba? Ito, isipin mo. Bakit papayag ang nanay ko na magpasko ang tatay ko doon, sa bahay niya? Una na yun. Pangalawa, o di ba yung nanay ko okay lang sa kanya na ang New Year's dinner natin doon, sa magulang mo? At si June, ayos lang na umalis din. Pag tikit-tikitin mo, anong sa tingin mo? Di ba, mag-isa lang sila sa bahay? Sis, hindi kaya... May pinaplano ka rumalduma lang nanay mo sa tatay mo? Iisip ko pa lang, susuya na ako. Ellen! Ay, Merry Christmas! Merry Christmas! Single bell! Kuya mo. Ay, dyan po eh. Opo, teka, teka. Photo finish yung niluto ko pero umabot naman. Asa si Mami? Ay, naku ate, nandun sa taas. Nagkukulong. Ay, magpapaganda daw muna siya. Ayaw nga pa-estorbo eh. Magbo-beauty rest daw siya. Merry Christmas, everybody! Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas po. Merry Christmas. Alam mo, Cecilio, itong asawa mo, tuwing nakikita ko, parang paganda ng paganda. Sige, Dad. Busugin mo nang busugin ng bola yung ngayong Pasko bago tayo mag-dinner, ano? Kamu naman. San si Mami? Feliz Navidad! I'm here! Kumusta na, everyone? Feliz Navidad! Hi! Maribel, you look different. I do? Thank you! Ito nga pala ang regalo ko sa'yo. Alam mo, wala. Ay, naku ate! Wala naman atang regalo yung etyo sa inyo eh. Nakakayala ko sa'yo. Alam mo, kung nalaman ko lang na meron kang... That's alright. That's alright. See you next time. Oo.
Sabi na nga, eh, wag mo na nga kulitin. Di ba sabi ko, that's all right? Pahali na kayo, kumain na tayo. Merry Christmas! Feliz Navidad! Ana! Sarap mo pagkain! Diyo, sinabi ko, hila kayo? Ito na po. Isn't this wonderful? We're all together for Christmas! Just like one big happy family. Ay. Tereso, anong problema mo, ha? Ba't tingin ka ng tingin sa relo? Hmm? Meron ka bang hinahabol na biyahe ng tren kaya hindi ka mapakali dyan, ha? Well, Mom, I do have to drive all the way to Alabang to meet up with my girlfriend, remember? Mm-hmm. Tsaka, Ma, kami mga alas 10, alis kami ni George para sa natin gawin sa bahay nila. Alam ko. Ano na? Saan ka pupunta kasama ng wife mo? Ay, hindi ba sinabi sa'yo ni June? Ay, Dad, hindi kasi doon po kami sa mga nanay ko mapupunta after nito. Alam na ba po ni Mami yun? Alam mo ha? Eh, sino mga kasama ni Maribel pagdating ng 12 o'clock? Well, Tereso, looks like kailangan tiisin natin ang isa't isa for Christmas dahil tayong dalawa lang ang maiiwan sa bahay na ito. No, that cannot be. Where, Dad? I'm home. Hindi kasi before 12, baalis din ako eh. Mamimit ko yung mga kabarkada ko, Sergio, Ponce. Magkikita kami sa hotel. Ako eh, sino po makakasama ni Mami dito? It's all right. It's all right. Sanay naman akong iniiwan yung lahat eh. Ate, ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Hindi kita kailangan! Hmm? Okay. Ma, are you gonna be okay? Ma, are you gonna be okay? I'm going to be just fine. I am always fine. Merry Christmas sa inyong lahat! Dadating ba daw itong si George? Darating yun, Tay. Darating yun. Masyado niya na akong inangarag. Paskong Pasko. Ito na. Ayun na! Merry Christmas po. Ay, George. Pamangkin namin, anak ni Ate Charlie si Toby. Si Tito George mo. Wow! May tito pala ako! Mami, bakit hindi mo sinabi agad na may tito pala ako? Ay, nga po pala. May dala nga po pala ako. Kaso, pasensya na po. Egg pa yung nadala ko. Yung paborito po ni Tatay. Tay, kayo po. Thank you. Paano mo naman nalaman na paborito ni Tatay yan? Nasabi po kasi ng nanay ko. Nay, si George nga po pala. George, nanay ng Ate Charlie at Ate George ko. Merry Christmas po, Tita. Christmas. Mabuti naman ngayong Paskong ito, kasama mong mga kapamilya mo. Halika, kumain ka. Thank you po. Kain na tayo ng egg pie na dala ni Tito George. Pwede ka ba? Huwag ka ako mandong dyan kay Tito George at baka mamaya mabigat ka, no? Hindi, Tito Charlie, okay lang po. Egg pie! Mukhang masarap to, ah. Yes! Masarap to. Diba? Paborito mo raw mo, eh. Seniority. Nakakatuwang mo. Yummy! Ipan mo na nga. Masaya-masaya ako kasi first Christmas ko naman siya sa mga. Wow! Sarap ba? Mm.